Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, umaapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na huwag munang ituloy ang dagdag na kontribusyon ng Social Security System o SSS. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis, dapat muna itong ipagpaliban dahil mababa ang purchasing power at mataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay Luis, marami pang hindi nalulutas na issue ang PhilHealth, kaya hindi dapat magtaas sa kontribusyon ang SSS members. Dagdag pa niya, maraming negosyo, investors at employers ang aaray sa napipintong dagdag kontribusyon. Binatikos ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang pagkakahatol ng korte sa Baguio journalist na si Frank Simatu. Hinatulan si Simatu ng Quezon City Regional Trial Court ng guilty sa cyber libel na isinampan ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol noong 2017. 5 taong pagkakabilanggo ang haton ng korte kay Simatu at pinagbabayad ng 300,000 pesos na moral damages. Ayon sa NUJP, wala silang nakikitang mali siya sa Facebook post ni Simatu dahil bahagi ito ng kalayaan sa pamamahayag. Kaugnay nito, sinuportahan ng grupo ang pagsusulong ni Senator Riza Ontiveros na i-decriminalize ang libel. Nakuha ng 3 miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsang-ayon ng Commission on Appointments o CA. Nakalusot sa pag-isa ng CA ang ad interim appointments ni na Transportation Secretary Jaime Bautista, National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, at Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar. Inaprubahan na rin ng CA ang appointment ni COMELEC Commissioner Nelson Java Celis. 6 na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang sumuko sa lokal na pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Maguindanao del Norte. Ayon sa Ministry of the Interior and Local Government, nais magbagong buhay at magkaroon ng kapayapaan ng 6, kaya nagpasya silang magbalik loob sa pamahalaan. Sa tulong ng Project Tulong ng Gobyernong Nagmamalasakit o Project Tugon, nakumbinsi ang mga itong isuko ang kanilang mga armas at makapagbagong buhay. Nabatid na halos 200 BIFF ang sumuko sa ilalim ng Project Tugon ng BARM. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.